awit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Inamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit nating pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala nang maglilingkod sa atin." Ipinahanda ng Faraon ang kanyang mga karwahing pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala niya'y 600 piling karwaheng pandigma, kasama rin ang lahat ng karwahe ng buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Faraon ang pinakamatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na nooy naglalakbay na sa pamamatnubay niya. Hinabol nga sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Faraon sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa dawing dagat malapit sa Pihahirot sa tapat ng Baal Zephon. Pinagharian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Faraon at mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, "Wala na bang mapaglilibingan sa amin sa Ehipto? Kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay?"
inialis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo ang nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin? Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan na kaming manatiling alipin ng mga Ehipsyo sapagkat ibig pa namin manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong yan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon. Wala kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita. Itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo. Lalo kong pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin. Ang mga Ehipsyo, ang mga kawal ng Faraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong yan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Ang Panginoon atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayot kawal ng kaaway sa pusod ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag. Siya ang sa akin nagkupkop, nag-ingat. Diyos ng magulang ko, aking manliligtas. Poon, ang ating awitan ay sa kinamtanyang tagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay. Panginooy, kanyang pangalan. Nang ang mga kawal ng Faraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsihulog. Ang lahat ng ito ay kanyang nilunod, pati na sasakyay kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat. Tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad. Walang ang katulad, walang kasing lakas. Sa isang hampas mo, kaaway ng alat, nangadurog man din sa iyong mga palad. Poon ang ating awitan sa kinamtanyang tagumpay. Tumayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaan inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hama kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hama kay Solomon ang naririto." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din po natin ang mga kasama natin online, lalo na po mga may sakit, mga nag-aalaga sa may sakit at mga kababayan, mga kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, ang Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Kahapon po ay sinabi ko sa pagninilay na ang Diyos hindi nagmamadali. Kaya matyaga ang Diyos. Kaya yung mga masasamang damo, buhay pa. Dahil binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos magbago. Kaya tayo nagising ngayong umaga. Sino man mag-aakalang magigising pa tayo, mayroong ilang tao siguro ngayong hindi na nagising. May mga tao ngayong nag-aagaw buhay na. Pero tayo ay narito pa, kayo'y nandito, sapagkat binibigyan kayo at ako ng Diyos ng pagkakataon. At napakaganda na kayo'y nandito, nagsisimba. Ginagamit niyo ang pagkakataon ng oras na binibigay ng Diyos para lalong makalapit sa Kanya. Ngunit, bagamat hindi nagmamadali ang Diyos, ang tao naman ang nagmamadali. Baka yung iba sa inyo ngayon, nagmamadali na. Gusto nang matapos ang misa kasi may lakad pa. Nagmamadali. Lalo na tayo mga taong lungsod, nagmamadali. At hindi lang tayo nagmamadali sa oras, nagmamadali tayo sa buhay. Kaya nga't ang isang simptomas ng pagmamadali ng tao, pati ang Diyos minamadali. Nagmamadali ka na nga sa dasal, ang hiling mo pa sa Kanya, madaliin din. Madaliin niya yung sagot. Kailan mo ba ibibigay yung hinihingi ko? Agad na, nauna. Kang kaya nga't narinig natin sa Ebanghelyo, humihingi ng tanda ang mga tao. Pag humihingi ka ng tanda, maaring dahil nagmamadali ka na, naiinip ka na. Kaya siguro sa dasal mo, "Lord, bigyan mo na nga ako ng sign. Kasi nahihirapan na ako, naiinip na ako, naguguluhan na ako." Sa unang pagbasa,
ang mga Israelita ay nagreklamo nung hinabol na sila ng mga taga-Ipsyo, sinisi nila si Moises. Ang ganda-ganda na ng buhay sa Ipsyo, kahit alipin tayo ngayon, dito pa tayo ililibing sa dagat. Kaya't nagreklamo sila. At lagi nating maririnig yan, ang pagrereklamo ng mga Israelita sa Diyos. Hindi ba't ang mga nagmamadali, mga reklamador din? Bilisan mo na, ang tagal-tagal mo dyan. Anong tugon ng Diyos? Anong tugon ni Jesus sa Sareno? Ang tanda ni Propeta Jonas. Alam natin ang kwento ni Jonas. Ayaw niyang sumunod sa Diyos nung pinapadala siya sa Ninibe. Ngunit siya'y nilamo ng dambuhala at 3 araw siya'y nasa tiyan ng dambuhala. 3 araw siya'y nasa kadiliman. 3 araw mistulan siyang patay. 3 araw nasa lugar siya ng kinatatakutan niya. At matapos ng 3 araw, siya'y nagpatuloy at siya'y gumanap ng kanyang misyon. Sabi nga ng mga manunulat, minsan yung kinakatakutan natin, yun ang ginagamit ng Diyos na tanda para lalo natin siyang maunawaan. Para lalo nating maunawaan ng oras at paraan ng Diyos. Takot ang mga Israelita sa dagat. Hindi sila sanay sa dagat. Kaya nga nung patawid sila at nandyan ay mga taga-Ehipsyo, natakot sila, nag-aklas sila, nagreklamo sila. Pero anong ginawa ng Diyos? Pinatawid sila sa dagat. Yung kinatatakutan nila, doon sila isinuong ng Diyos. At akala nila, doon sila mapapahamak, doon pala sila magiging malaya. Yung dambuhala, simbolo ng kamatayan, ng kadiliman. Pero yun pala ang kailangan daanan ni Jonas para magampanan niya ang misyon ng Diyos, para makita niya ang tagumpay ng Diyos, para maibahagi niya ang mabuting balita ng Diyos. At lahat ng ito, ang mga tandang ito, ay magtuturo kay Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, kung naghahanap kayo ng tanda sa akin, tandaan niyo yung kay Jonas. Kung ano ang kinatatakutan, baka yun pa ang maging tanda ng Diyos. At lalo na kapag tumitingin tayo kay Jesus sa Sareno, ano ba ang tangan-tangan ni Jesus sa Sareno? Ang krus. Kung ipinapakita ang krus sa mga Hudyo noong panahon niya, natatakot sila. Sapagkat ang krus ay simbolo ng kamatayan. Ang krus, simbolo ng kahirapan. Pero anong ginawa ni Jesus sa Sareno? Yun pa ang dinala niya. Kung papaano sinabi ni Moises, huwag kayong matakot. Ngayon din sinasabi sa atin ni Jesus sa Sareno, huwag kayong matakot. Sapagkat ang krus ang magiging tanda ng Diyos sa buhay niyo. Pasanin niyo lang ang krus. Sumunod lang kayo sa Ama. Hayaan niyo lang mapuspos ng pag-ibig at kapayapaan ng puso ninyo. Ang tanda ng krus, sabi nga sa ating kanta sa Nuestro Padre, ang krus ng ating kaligtasan. Kaya, mga kapatid, sa misang ito, ito po yung ipagdasal natin. Maging bukas ang puso natin. Minsan nagmamadali tayo. Minsan nagrereklamo tayo. Ngunit kung may pananampalataya, may pag-asa at pagtitiwala sa ating puso, baka yung kinatatakutan mo, yun pala ang maging tanda ng Diyos, paraan ng Diyos
para ibigay ang biyayang hinihingi mo sa Kanya. Huwag kang matakot, manalig ka, sapagkat laging kapiling natin ang Diyos. Laging kasama natin si Jesus Nazareno, at maging ang krus ay daluyan ng Kanyang biyaya. Tumayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makatataka sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagpabuhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ang ating tugon, Diyos na mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos na mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan, naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos na mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Nineveh, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasa mo mula pa nung una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Naway dalhin ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana, katulad ng halimuyak ng insenso umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang hain hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalugod mong likhain ang sandibutan na iyong pinagbabago at idinarangal sa pamamagitan ng iyong anak na kinalulugdan. Kaya't utang na loob ng iyong mga itinatangi at ng mga banal na kapiling mong lagi ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Tuwing tayo nagsisimba, ipagdasal natin na lalong lumalim ang ating pagtitiwala sa Diyos. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria ay nanang Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, si San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po kung kami nawawalan lagi ng pag-asa at pagtitiwala sa inyo. Linisin niyo po kami, Panginoon. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumaiyo rin. Pagbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus Nazareno, ang ating tagapagligtas, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa panganib ako'y iingatan.
sindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan sa ating parish-wide formation sa darating na July 25, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito po sa ating simbahan. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Monsignor Andres S. Valera, Parish Priest, Santo Niño Parish, Meycauayan, Bulacan, Diocese of Malolos. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Pagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta sa Quiapo. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Salamat po sa mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, delata at iba pang pang-ayuda sa ating mga kapatid na nangangailangan. Ang ating debosyon sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa ating magmalasakit at tumulong sa ating kapwa. Ang Diyos ay lubhang maawain. Ginagamit niya maging ang mga kinatatakutan natin gaya ng krus at kamatayan bilang tanda at daluyan ng kanyang biyaya. Sumahin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay
sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.